lagay lang natin ang onion. Isload natin ang garlic. Hintayin lang natin konti na mag-brown. Yan, igisa muna natin bago natin ilagay ang garlic. Sunod na natin ilagay ang garlic. So ayan, habang inigisa natin ang garlic, onion at ginger, ilagay natin ang kaunting black pepper para naman mas manunuot yung sarap niya. At saka mabango na din siya. So ayan. Ayan, igisa muna natin. So, maglagay lang tayo ng kaunting soy sauce. Ayan, kaunti lang. Pampalasa lang siya. Ilalagay na natin ang ating gata. So ayan, nag-iiba lang yung kulay niya dahil sa patis na nilagay natin kanina. Painitin lang natin konti, tapos mamaya ilagay natin ang ating isda. So tapan muna natin. I-check natin ang ating niluto. So ayan, kumulo na siya. Ilalagay na natin ang ating isda. So ayan guys. So ayan, isunod ko ilagay yung isda na niluto ko kanina. Ayan. So ayan. So lagyan natin ang pampalasa ng kaunting maple syrup. Pampalasa lang. Kaunting salt. Nasa sa inyo na yan kung gaano ka dami yung ilalagay nyo. Kaya lang ang mag-adjust. So, yan guys. Hintayin na natin siyang kumulo ulit. Tapos, lagyan natin ng sili para mas masarap manghang siya. Ilagay ang malunggay. Yung iba, ang inilagay nila ay spinach, pero wala ko noon dahil hindi nakapamalengke. So, itong malunggay na lang muna. It's very healthy din naman. So, ayan. Hintayin lang natin maluto itong malunggay and yun. Kainan na. Tapan lang natin ulit. So, ayan guys. Luto na siya. Ginataang isda.